Okay na to. Okay, kami ay mamamasyal dito sa pinakamasarap na lugar. Hello mga cyclista, nandito naman po tayo sa aming vacation dito sa Pangasinan. Ito po mga kapadyak, sa kasalukuyang ito mga kapadyak, sa mga oras na ito ay mabagal lang ang aming takbo dahil maghahanap kami ng resort. Siyempre, hindi kompleto ang pagbabakasyon natin kapag hindi tayo nakaligo ng dagat. Ayun mga cyclista, habang binabaybay namin tong daan na to, namumulot din kami ng mga mangga-mangga. Yan, nalalakas ang trip namin, oh, di ba? Siyempre, hindi mawawala ang magagandang tanawin dito sa Impanta, Pangasinan. Ayan, mga cyclista. At nandito na po tayo sa bayan ng Impanta, Pangasinan. Ayun, pagbalik natin, magpipicture-picture tayo dyan. Ang ganda nung tanawin dyan, mga cyclista. A few moments later. At ito na nga mga cyclista, naghintay lang kami ng pagkakataon na lumabas yung tricycle at pa makasabay kami. Ang ginagawa namin ngayon mga cyclista, binubuntutan namin yung tricycle ng aming tiyuhin. Dito kasi sa Pangasinan, uncle lang tawag sa pagtiyuhin. Sa ibang lugar naman, siyempre tito, tita, pag sa Tagalog. Ay mga cyclista, ayun, kung nakikita nyo, yung kasama namin si Chong JR na una na, siya na yung unang nakabuntot. Ang may hawak ng camera natin ay si Tito Josh. Ayan po, pumipilit po kami na bumuntot sa tricycle. Ayan mga cyclista, bale, ano to eh, ginawa namin, after long ride, syempre may tune up or meron tayong ano, anong tawag doon? Pang recover ride. Yan, recover ride. Siyempre hindi natin binibigla yung sarili natin mga cyclista. Ang ginawa lang namin dito para hindi kami masyadong mabigla o ma-overfatigue, dumikit kami sa tricycle para hatakin kami. Medyo malayo-layo kasi yung pupuntahan namin na resort ngayon. Pero wala pa kami idea kung saan resort yung pupuntahan namin. Kaya siyempre tutok muna tayo dito sa tricycle. Ang sarap pala tumutok, 55 km per hour, no? Tapos walang hangin, hindi kasalpok. Siyempre, ingat-ingat lang mga cyclista dahil medyo delikado itong ginagawa namin. Sa mga baguhan na cyclista, wag na wag nyo po itong gagawin kapag hindi nyo po kaya o alam yung technique ng pagtutok dito sa tricycle. Pero sa mga veteran, ay gamay na gamay nila yan. Ito sa puntong to, hindi masyadong dumidikit kami dahil naiilang din kami dahil may mga sasakyan din, mga kasalubungan, tinatansya lang din namin, at hindi naman kami masyadong ganun kapagod dahil hindi naman ganun katuloy yung takbo ng tricycle na nasa una namin. Ayun, and shout out sa BH Party List. Ayun mga cyclista, nasa banner po yan ng ating tiyuhin. Ayan, mga cyclista. Dito ka medyo banayad na ahon to at medyo matarik na yung araw. Alas 7 ng umaga, masakit na yung sikat ng araw dito mga cyclista. Kaya tiis-tiis din. Kahit nakatuto kami mga cyclista, nag-exert pa rin kami ng effort. Ayun nga, syempre pang recovery ride namin para hindi ganun matulog yung aming lakas o muscle sa dahil nag long ride kami mula Maynila, mula Caloocan to Pangasinan mga cyclista. At nandito po kami mga cyclista, medyo mahaba-haba na po ang aming tinatahak dito. Ayun, sa puntong ito ang pagkakaalam ko ay medyo malapit na kami malaspag. At tinapo na rin kami. Siyempre may tubig. Kung maabutan namin yun, pwede kami kumuha ng tubig sa likod ng tricycle. Ayun mga cyclista, mga kapadyak. And siyempre, ingat-ingat tayo. Ang sarap ng hangin sa probinsya. Ayun mga cyclista.
at maghanap-hanap tayo ng resort or beach para maliguan natin. Siyempre, hindi kumpleto yung pagbabakasyon natin eh. Day 1 tayo nito, mga cyclista. Yung kahapon na pagra-ride namin, siyempre, nakatulog kami ng mahaba-haba. Siyempre, nakakain din. At ito nga, kinabukasan, recovery ride na yung mga cyclista. Ayan, may inabot si Chong JR. Alam niyo ba kung ano yung inabot ni Chong JR dyan? Yung napulot naming mangga kanina. What? Nung mabagal kami bago kami makarating dito sa may bayan ng Infanta, Pangasinan. Pero ito sa kasalukuyan na to, mga cyclista, nandito, palabas kami nito ng Pangasinan. Nasa Dasol na kami nito. Dasol, Pangasinan. Ayan, mga cyclista. At siyempre, tutok pa rin tayo kapag hindi kami masyado nakatutok dito sa tricycle, hahatakin kami ng malakas na hangin at di na kami makakasabay ulit. Mahirapan na kaming makahabol. Kaya tiis-tiisan lang. Ayan, nakahawak na sa drop bar si Tito Diyos. Talagang pipigain niya talaga. Ang ano dito, mga cyclista, kasi yung chinelas, naka-chinelas na kami, hindi kami naka-cleats. Dahil nga, pag nag-cleats kami, mahirapan kaming magtanggal, lalo na yung pupuntahan namin ay dagat, mabuhangin. Kaya naka-chinelas lang kami dito, mga cyclista. At yung short ni Tito Diyos dito na chinelas, hindi compatible sa kanya. Maliit sa malaki, hindi pa magaparehas yung chinelas niya. Ay, nanghiram lang kami mga chinelas dito, mga cyclista, dahil di pa kami nakabili. Medyo mahaba-haba na rin yung aming nilakbay, mga cyclista. At syempre, tuloy pa rin sa ating pagbadyak. At hindi natin alam kung saan tayo dadalhin netong tricycle na to eh. Ewan kung bubudulin ba kami neto, kung anong gagawin sa amin neto. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, kung wala na bang katapusan tong pagpadyak namin. Saan na ba tayo pupunta neto? Ayun, mga cyclist na mga kapadyak. Pero okay, enjoy pa rin naman kami kasi masarap yung simoy ng hangin, hindi ganun kainit kahit matarik na yung araw. Siyempre, maganda yung tanawin. Ito sa puntong na to, mga cyclista, mukhang naliligaw na po kami at lumagpas po kami, sabi nung tiyahin namin na saunahan. Ayan, mukhang nabudol nga kami. Balik sa ngayon, babalik kami dahil lumagpas daw kami sa lugar na ano, napupuntahan namin. Dumiretso pa siya. Siyempre, ano tayo, tutok pa rin. Titingnan natin yung ano, siyempre sila yung ano natin eh, nasa unahan eh. Kaya sila yung susundan natin, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero ang alam ko dito sa point na to, mga cyclista, lumagpas na kami sa lugar na pupuntahan namin. Ayan. Kaya medyo mabagal yung takbo dahil hindi natin alam kung ayan na, mga cyclista. Hindi natin alam kung nasaan ang resort na pagliliguan natin. Ayan. Tumabi na ang ating sinusundan na tricycle. Bakit kayo minto? Ano kayong problema? Ayan, mga cyclista, pabalik tayo dahil lumagpas na ang ating lumagpas tayo sa pupuntahan natin, mga cyclista. Budol. Ayan. Ayan, konting-konti lang naman. Ayan. Pero totally, nakabalik na kami yan. Ito. Uy, lubak-lubak. Ayan, budol. Tapos sa road bike tayo. Hindi naman ganun kalayo yung pupuntahan natin. Siyempre, ito yung pupuntahan nating resort. Dapat. Ang kaso, may naging problema. Oh, hindi kami no. Nakatuloy dahil yung may-ari ng resort ay aalis. Ayan. Jackpot na sana kami dahil makakalibre, hindi naman sa makakalibre, makaka-minus kami sa gastos dahil nga kilala nila yung may-ari ng resort. Ayan. 15 minutes later. Ayan, dito kami napadpad, mga cyclista. Kaso nga lang, may problema dito. Ayan, saya-saya pa nila. Pero mamaya aalis na kami. May 20 pesos na entrance. At sa muntong to, hindi na kami tumuloy at ginawa lang namin ay nagpicture-picture para remembrance na lang din sa nangyari. Ay, mga cyclista.
At dito kami napadpad, siyempre, pinakamalapit. Dito yung malapit na dagat. Dapat doon kami sa malayo, sa Midasol. Pero bumalik kami sa pinanggalingan namin sa Infanta, Pangasinan. Dito na lang kami naligo. Wala eh, hindi kami nakakita ng resort na dapat na pagliligoan namin. At dahil dyan, maganda naman yung lugar dito sa poblasyon. At maganda yung dagat. Yan, medyo no-tide siya. Kung nakikita niyo yan, si Jong JR yan. Ayan, si Aquaman. Aquaman. Ayan. Na. Ay, sumayaw pa. Let me go. Ayun mga cyclista, hanggang dyan po ang ating day 1 ng ating Pangasinan vacation. At lagi kayong sana mag-tune in sa ating susunod na tabanata, day 2 ng aming Pangasinan vacation. Ayun, maraming maraming salamat guys sa inyong panonood. Abangan nyo ang ating day 2 Pangasinan vacation ride. Ayun.